Hi, it's me, DM. Let's unbox this Acer Nitro 5, one of the cheapest gaming laptop for architecture students. Before we start, disclaimer lang, this video is not sponsored nor a review of the product. So kung naghahanap ka ng video to discuss the technical aspect of this particular laptop, I'll put a link that you can check in the description box below. By the way, I got this sa computer store called UniPC. Located sila sa QC. Lalagay ko na lang din yung link ng kanilang Facebook account. Yung mga freebies na nakuha ko nga pala ay keyboard, mouse, and backpack. Una nating buksan itong keyboard and mouse. Ito yung itsura ng mouse. Ayos naman yung design and color white siya. At ito naman yung keyboard. White din ang color, pretty normal. Pareho din pala silang umiilaw. Open naman natin next itong Acer backpack. So may logo dito sa baba at may small pocket din siya sa harap. Tingnan natin ng mabuti, baka may 50 pesos sa loob. May foam naman yung likuran ng backpack. Buksan natin at tingnan natin yung loob. So, meron din siyang small pocket sa loob na pwedeng sabitan ng ball pen. Malalim din itong backpack. May strap din siya para sa laptop. At yan! Meron din siyang adjustable na strap dito sa likuran like normal bags. Madako naman tayo sa box na to na naglalaman ng limpak-limpak na joke. Dito nakalagay yung laptop, of course. I-open na natin siya. Di talaga ako nagsasalita para ASMR pero ang ingay ng background, so excuse me. Meron pang box ulit. Dito nga pala sa box, makikita na natin yung specification ng laptop. So ito nga yung Acer Nitro 5 AN515-5850YE. At ang kulay niya is obsidian black. And again, if you like to know the technical stuff about this laptop, you can check the link below. From different videos na napanood ko, gaming laptops are suitable for softwares na ginagamit natin sa RT, like AutoCAD, Revit, SketchUp, and other rendering software. Mas napili ko ang laptop than personal computer dahil madadala ko siya sa school. So, nung naghahanap ako ng murang gaming laptops, ang mga prices kadalasan ay more or less 50,000 pesos. Last year, May to June. So, di ko alam kung ngayon, baka mas mura or same price pa rin. Yung maliit na box na nilabas ko ay bilib charger ang laman.
At ito na yung laptop natin. As you can see, struggle ng konti dahil sa bigat ng laptop na to. Nakabalot din ito sa foam para ma-secured siya. Meron ditong envelope and manual na hindi naman talaga natin binabasa. Open natin tong envelope. More papel na again, hindi naman natin binabasa. At meron ding sticker na pwede nating idikit sa laptop. Just curious guys, especially sa mga architecture students at maraming alam sa tech. Anong laptop yung ginagamit nyo? At kung may budget-friendly laptop suggestions kayo, please comment down below. Sobrang helpful niyan. Now, let's open this box. Ang laman ng kahon ay charger. Ito yung saksakan ng charger. Ganto naman kalaki yung mismong charger at medyo mabigat din siya. Ito naman yung extra 8GB na kinabit sa store kanina. Free lang din siya. At ito pa yung iba pang cable na pang-upgrade which kailangan natin i-keep. Ito na yung laptop. Ayos din yung itsura niya. May simple line design sa harap. At naka-embed naman yung logo. Malapad din yung laptop na to as you can see. Meron siyang numeric at alphanumeric keypad. At malapad din yung screen. Papakita ko din sa inyo yung likod at syempre yung gilid kung saan sinasaksak ang mga kable. So dito sa likod nito, meron dalawang vent sa magkabilang gilid kung saan lumalabas yung mainit na hangin especially pag mabigat yung software or file na ginagawa mo. Meron din itong tatlong port which is HDMI, USB-C at yung pang charger. Dito naman sa isang gilid, meron ding vent, isang USB port at 4 earphones. At dito sa kabila, meron uling vent at dalawang USB port. Pakita ko din sa inyo yung ilalim. So ito yung itsura ng ilalim. According sa nag-assist sa amin, sa store, dito daw nag-i-intake ng hangin yung laptop. That's why it's better kapag naka-elevate yung laptop pag ginagamit. Hindi daw okay yung may fan sa ilalim. So share ko lang. Bago natin ito buksan, pakita ko lang ang itsura ng keypad at touchpad. Nakalagay din sa gilid yung sticker for specs. Nasa taas naman ng keypad yung speaker. So, i-open na natin to. As you can see, umiiraw yung keypad. At pwede din itong mabago through NitroSense setting. I guess dito na nagtatapos ang ating video. I would like to thank my tita
who lend us money para mabili tong laptop dahil kailangan ko na talaga siya last year. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to like, comment, share, and subscribe to my channel. And follow me on my social media accounts. Thank you for watching!